Ang Hilunggo. Please subscribe and like and share. Magandang araw po mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo para magbigay ng good news sa ating mga kababayan. Ito, parang hindi po ito binabalita mga kababayan, ano? Kaya tayo na lang po muna magpapalabas dito. At tiyak, naku mga kababayan, marami na namang magugulat dito. Pati mga anti-Marcos na pro-DDS. Yung mga naninira sa atin, mahal na Pangulo, naku magugulat na naman sila dito mga kababayan. Dahil si tanging Pangulong Ferdinand Marcos lamang ang nakagawa nito mga kababayan. Ipinagmamalaki ng Department of Trade, Industry o DTI, Secretary Alfredo Pascual na sa unang pagkakataon ang mga export ng Pilipinas ay lumampas sa $100 billion noong 2023. Sino ba naman mga kababayan ang hindi magiging proud dito? Kahit ako, natutuwa ako mga kababayan. Biruin nyo, lumagpas tayo $100 billion na pag-export sa ibang mga bansa, mga kababayan. Nito ha, nitong 2023, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan. Baka mamaya, ang kinin nyo ha. Siyon po mga kababayan, diba? Ganyan kasi ang ating mahal na Pangulo. Ganyan yung strategy niya, ang makipagkaibigan sa lahat na bansa. Tingnan nyo, lumalaganap ang ating sariling produkto sa iba't ibang mga bansa. Diba? Hindi kasi alam ng mga nakarang administrasyon yan. Kasi kung alam nila yan, hindi tayo nalugmok. Hindi tayo bumaba ang ekonomiya ng bansa nung panahon nila. Diba? Ngayon, ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo ng paraan na maiangat tayo yung ating ekonomiya, lalo na po ngayon, ang bansang Pilipinas, dahil sa pagkalubog nito, nako, ito, tudo, paninira, itong ating mga kababayan sa kanya. Subalit, ang ating mahal na Pangulo, hindi naman sila sinasagot. Pinapabayaan na lang sila. Ganyan kasi, ang ating mahal na Pangulo talagang napakabait. Dahil, kahit anong paninira sa kanya, wala lang. Hindi niya sinasagot. Kasi, hindi naman kasi totoo. Hindi katulad ng kabila. Pag sinabihan sila ng ganyan, galit na galit sila. Kasi nga, guilty sila. Ganun lang yan. Diba? Pag guilty ka, galit na galit ka. Pero pag hindi ka guilty, hayaan nyo sila. Kasi wala naman silang patunay na ganun ka. Kaya ganyan ang ating mahal na Pangulo. Kaya God bless ating mahal na Pangulo. Ituloy niya lang ang ginagawa niya. Nandito ang taong bayan na sumusuporta at naniniwala sa kanya. Sasabihin na naman nila yan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Fake news yan. Paano kasi mga kababayan, hindi nila matanggap na talagang sapo na ang amo nila. Tingnan nyo po mga kababayan, diba? Si Pangulong BBM lang ang nakagawa niyan. Si Pangulong BBM lang ang nakapagdala dito ng mga mayayaman negosyante. Si Pangulong BBM lang ang nakakapagbayad ng utang. Kaya galit na galit ang mga anti-Marcos na yan dahil hindi nagawa ng mga nakarang administrasyon yan. Si Pangulong BBM lang ang nakagawa niyan. At ngayon, todo paninira sila sa ating mahal na Pangulo. Subalit, hindi na sila pinapansin ng taong bayan dahil napapansin na ng taong bayan na talagang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may pusong Pilipino para sa Pilipino ang kanyang ginagawa para sa bansa. Nagbabayad ng utang, magpapagawa ng mga proyekto na hindi nagaling sa utang. Yan mga kababayan ang aking presidente. Ayon kay Direktor Bianca ng DTI, ang Export Marketing Bureau na ang kabuuang taon na pag-export ng parihong mga produkto at serbisyo ay umabot umano 103.6 billion na nagmarka ng 4.8% na pagtaas mula nung nakaraang taon. Grabe naman talaga mga kababayan. Ibang-iba na talaga ngayon ang Pilipinas. Anya, malaking ambag sa paglago ng sektor ng Information Technology at Business Process Management
at ang mga kita sa turismo. Ayan mga kababayan, napakalaking tulong din ang kita ng turismo dito sa bansa. Aktibo din na sumisikap ang DTI upang mapakinabangan ang lakas ng sektor ng serbisyo at tugunan ang mga hamon sa pagluluwas ng paninda. Ayan na, mga kababayan, eto na. Talagang simula na ng bagong Pilipinas na ito, mga kababayan. Aprobado na rin ng ating mahal na Pangulo ang sarili nating produkto na asin. Na ayon pa sa ating mahal na Pangulo, sisikapin pa ng ating mahal na Pangulo na hindi lang ma-improve ang asin dito sa Pilipinas, sisikapin pa ng ating mahal na Pangulo na pakapag-supply sa iba't ibang mga bansa ng asin. Yan, di ba mga kababayan? Nakagaling. At hindi lang yan mga kababayan, yung mga kababayan natin na gumagawa ng asin, alam nyo ba kung anong mga offer ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Bibigyan sila ng cash assistance at siyempre tuturuan din sila kung paano nila mapapalago ang kanilang asin. Ayan po mga kababayan, yan, di alam na mga nakarang administrasyon yan, kaya galit na galit yung mga Ante Marcos dyan. Kasama sa mga pagsisikap na ito, ang pagpapalawak sa industriya ng serbisyo sa pamamagitan ng pagpasok ng mga bagong merkado at pagpapalakas ng estilo na nakabalangkas sa Philippine Export Development Plan 2023 hanggang 2028. Inihayag umano ito ni Secretary Pascual ng kanilang kinikilala ang patuloy na hamon at domestic at global na trading environment. Kaya umaasa sila na matugunan ang mga umiiral na hadlang sa pagiging mapagkompetensya sa pag-export ng Pilipinas habang patuloy ipinatutupad para sa 2023 hanggang 2028. So ayan mga kababayan, hindi ba tayo masaya dito sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Siyempre, hindi masaya ang mga anti-Marcos dyan, mga kababayan. Kasi ba naman eh, sinasapawan ng kanilang amo. Diba? Yan lang naman yan eh. Ang mga galit na galit lang naman talaga mga kababayan, yung mga anti-Marcos na yan, na mga DDS. Kasi alam nyo kung bakit. Ayaw nilang nakikita na nasasapawan na ang kanilang amo. Pero inyo mga kababayan, dalawang bisis na nakapagbayad ng utang ang ating mahal na Pangulo. E paano pa ngayon 2024? Aasahan pa natin yan na mas malaki ang maibabayad ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na yung 2024 sa utang ng Pilipinas. At sinabi ng ating mahal na Pangulo noon pa lang na sana bago matapos ang kanyang termino ay mabayaran lahat ng utang ng Pilipinas. Diba?